Sige po, buksan natin yung mga Biblia natin sa Lumang Tipan, Genesis chapter 19. Genesis chapter 19 verse 1. Hanggang anong oras yung sermon? 11:30. Okay. Oh, late tayo nag-start na. Basahin natin sa verse 1. 1, 2, 3. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na. Si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila'y nakita ni Lot at tumindig upang salubungin sila. At iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. Itong dalawang anghel na ito, isinugo para magbabala na wawasakin ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah. Ngayon, tignan natin sa verse 14 hanggang 16. 14 hanggang 16, basahin natin. Kaya't si Lot ay lumabas at kinausap ang kanyang mga manugang na noon ay mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae. At sinabi, tumindig kayo, magsialis kayo sa lugar na ito, sapagkat gugunawin ng Panginoon ng bayan. Subalit ang akala ng kanyang mga manugang ay nagbibiro siya. Kinaumagahan, pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, bumangon ka, isama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Baka pati ikaw ay madamay sa parusa ng bayan. Subalit siya ay nagtagal, kaya't dahil sa habag sa kanya ng Panginoon, hinawakan ng mga lalaki ang kanyang kamay at ang ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang dalawang anak na babae at sila'y inilabas nila itinakas ng mga anghel yung pamilya ni Lot. Kaya lang, sabi ng Panginoon sa kanila, huwag silang lilingon sa likuran. Pagdating dito sa verse 26, tignan po ninyo, subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Namatay yung asawa ni Lot dahil tumingin sa Sodoma. Pagkatapos po, si Lot, nang wasakin ng Sodoma at Gomorrah, siya po'y labis na natatakot na tumira sa bayan. Kaya siya tumira kasama yung dalawang anak sa mga kuweba sa Yungib. Doon sa Yungib, nag-usap yung magkapatid. Tingnan po ninyo sa verse 31. Sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama'y matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Nag-aalala yung panganay, wala man lang lalaki na sumiping sa atin. Mapuputol yung binhi ng ating ama. Kaya nag-usap sila, ang naging plano nila, painumin natin ng alak yung ating ama, si Lot. Nilasing nila at yung panganay, sinapingan niya yung tatay niya. Sabi niya, sisiping ako ngayong gabi, bukas, lasingin ulit natin si tatay. Ikaw naman ang sumiping. Pagkatapos, ang naging bunga, yung 36, basahin natin lahat, 36. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamagitan ng kanilang ama. Kaya ngayong araw, nais ko pong kumuha tayo ng mahalagang aral mula kay Lot, sa asawa niya at sa dalawang anak. Yung background ay sinummarize ko na doon sa mga binasa natin. Dahil sa kasalanan ng Sodoma at Gomorrah, nagpasya ang Diyos na wasakin, sunugin yung buong lupain. Pero nagbigay ng babala ang Diyos kay Lot dahil si Lot ay matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya lang, si Lot nagbabala sa mga magiging manugang niya, pero hindi siya pinaniwalaan. Kinabukasan, darating na yung paghuhukom ng Diyos. Kaya inilabas na agad si Lot, yung asawa niya at yung mga anak niya. Kaya lang napahamak yung asawa. Sa mga talata na binasa natin, kuha tayo ng mahalagang aral. Ngayon, pag-isipan muna natin, ano bang kasalanan ng mga tao sa lupain ng Sodoma at Gomorrah? Paano sila nabubuhay doon? Tingnan natin sa Genesis 18. Balik lang kayo, isang chapter. Genesis chapter 18 sa
20:18-20. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Sa chapter 18, kung pag-aaralan nating mabuti, alam na ni Lot kung anong uri ng lupain ng Sodoma at Gomora. Kaya lang, pinili pa rin niyang manirahan sa mga lupain na yan. Sabi dito, sinabi ng Panginoon, ang sigaw laban sa Sodoma at Gomora ay malakas. Sa mata po ng Diyos, punong-puno ng kasalanan ang lugar na ito. Sabi, ang kanilang kasalanan ay napakalubha. Alam niyo po kung anong mga kasalanan ang ginagawa ng mga tao nung panahon na ito? Ang pinakauna, punong-puno ng Diyos-Diyosan. Maraming Diyos-Diyosang natagpuan sa lugar ng Sodoma at Gomora. Pangalawa, laganap po rito ang pakikiapid. Dahil sa kasalanan na ito, sa mata ng Diyos, nadungisan na yung lupain. Pero isipin ninyo, alam ni Lot, makasalanan yung lugar ng Sodoma. Pero siya ligtas. Anong ginawa niya? Pinili pa rin niya manirahan sa makasalanan ng lupain. Sa Genesis chapter 12, nagkaroon ng taggutom sa lupain ng Kanaan. Ang ginawa ni Abraham, bumaba sa Egypt. Kasama niya si Lot. Nang makaalis sila sa Egypt, doon po nakita ni Lot kung ano yung lupain ng Sodoma. Paglabas nila sa lupain ng Ehipto, nagkaroon sila ng maraming kayamanan. Ginto, pilak, mga alipin. Ngayon, pagbalik nila sa Kanaan, si Abraham at saka si Lot, yung mga kayamanan nila hindi na kayang suplayan ng lupa. Marami silang mga hayop. Nagtatalo na yung mga pastol nila, nag-aaway na. Kaya nagdesisyon si Abraham, Lot, humiwalay ka sa akin. Nang sandali na yan, si Lot, nagpas siya na umalis. Saan siya tumira? Dito po sa Sodoma at Gomora. Naintindihan po ninyo? Pinili niya yung lugar na makasalanan sa harapan ng Diyos. Ngayon, anong uri ng mga kasalanan pa? Tingnan natin sa Judas. Binanggit din dito ni Judas. Chapter 1, verse 7. Judas 1, 7. Basahin po ninyo ng malakas. 1, 2, 3. Tingnan po ninyo, sabi dito, gayon din ang Sodoma at Gomora na gumawa naman ng pakikiapid. Pinakamalaking kasalanan ang nagagawa ng mga tao ay pakikiapid. Ano bang pakikiapid? Kapag sumipi ang isang tao sa asawa ng ibang tao, naintindihan po ninyo, yun ang pakikiapid. Kaya lang kung itutuloy ninyo at nalulong sa kakaibang laman, ano po yung kakaibang laman? Sa panahon natin ngayon, merong mga bakla, mga tomboy, mga bakla nakikisiping sa lalaki, tomboy sa babae, yun po'y pakikiapid din. Pero hindi yun nalulong sa kakaibang laman. Hindi po yun kakaibang laman. Ano yung binabanggit na kakaibang laman? Sa lugar ng Sodoma at Gomora, ang mga tao nakikisiping sa mga hayop. Naintindihan po ninyo? Normal po ba yun? Yung tao sisiping sa hayop? Sa lupain ng Sodoma at Gomora, kaugalian po nila yung ganitong uri ng pakikiapid. Nawala ata? Meron ba? Dito sa lugar kung saan lulong sa laman ang mga tao, si Lot po ay nanirahan. Isipin ninyo, kung ang isang taong ligtas, titira sa isang lugar na makasalanan, magiging payapa kaya yung kanyang puso? Makakapamuhay kaya siya ng mapayapa at normal? Hindi po.
Si Lot, nababagabag siya sa nakikita niyang kasalanan ng mga tao sa Sodoma at Gomorrah. Ikalawang Pedro, atras tayo. Ikalawang Pedro, chapter 2. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 6. Tignan niyo po, kung paanong pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lunsod ng Sodoma at Gomorrah na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. Sabi dito, upang maging halimbawa sa mga mamumuhay sa kasamaan. Una, ipinakita sa atin ng Diyos na sinunog niya ng apoy yung Sodoma at Gomorrah dahil sa kasalanan. Kung ang isang tao hindi magkakaroon ng kaligtasan, patuloy na mamumuhay sa kasalanan, katulad ng Sodoma at Gomorrah, gagawin siyang abo, susunugin sa impyerno. Ngayon, tignan natin sa verse 8. Basahin natin yung verse 8. Sapagkat ang matuwid na taong ito na nabuhay na kasama nila araw-araw ay lubhang nabagabag ang matuwid na kaluluwa dahil sa kanilang masasamang gawa na kanyang nakita at narinig. Isipin niyo po, si Lot, sabi dito, nababagabag. Hindi payapa yung puso niya sa lupain na tinitirhan niya. Kung ikaw po nasa isang lugar ng kasalanan, anong dapat mong gawin? Umalis. Tama po. Pero si Lot, pinili pa rin niya na manatili sa Sodoma at Gomorrah. Nung ako po ay nagtatrabaho pa, dito sa Hanjin noon, yung general manager namin ay na-promote. Kailangan na niyang bumalik sa Korea dahil tumaas na yung position niya. Ngayon, bago siya umuwi, meron munang party. In-invite niya lahat nung sa department namin. Hindi po ako makatanggi kasi ako'y empleyado lang. Pero sa puso ko, alam ko anong mangyayari doon. Inuman, bidyoke, mga bisyo, kasalanan. Pero wala akong nagawa, respeto. Pumunta po ako sa party. Pero nung nandun na, habang nakikita ko yung mga kasamaan ko na gumagawa na ng mga kasalanan, nababagabag na po yung puso ko. Iniisip ko, bakit ako nasa lugar na ito? Hindi ito yung lugar para sa akin. Hindi po ako makatiis. Maya-maya, kinausap ko na yung boss ko at nagpaalam na ako sa kanya. Nung makaalis ako, naging payapa yung puso ko. Eh, sa madaling salita, ang tunay na born again Christian, kapag nasa lugar ng kasalanan, siya po binabagabag ng konsensya niya. Naintindihan po ninyo? Pero kung tayo, nananatili sa lugar ng kasalanan, kaparehas tayo ni Lot. Nababagabag, pero hindi umaalis. Saan po ba yung lugar natin? Sa kasalanan ba? Hindi po. Nang tayo iligtas, inilagay tayo ng Diyos sa church. Sa church, nandito po yung kapayapaan ng Diyos. Kapag tayo nasa loob ng church, panatag po yung puso natin. Nakikita yung mga kapatid, lumalakas yung Christian life natin. Kaya nga kung tayo nasa maling lugar, balik lang tayo kung saan tayo inilagay ng Diyos. Kung isipin ninyo, Genesis 18, ang kasalanan malubha sa mata ng Diyos, yung lupain ng Sodoma. Sa Judas, sinabi doon, nakikiapid, nalulong sa kakaibang laman. Sa katunayan, nung si Jesus ay pumarito, binanggit din niya yung Sodoma at Gomorrah. Okay, tingnan natin. Lucas, binanggit ni Jesus, paano nabubuhay yung mga tao doon? Lucas 17. Lucas 17, 28 hanggang 29. Sige po, basahin natin 28 hanggang 29. Gayun din ang nangyari sa mga araw ni Lot, sila'y kumakain at umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ng apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Sabi ni Jesus, sila, yung mga tao sa Sodoma, Gomorrah, kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo. Kung iisipin natin mabuti, parang normal lang yung buhay nila. Kumakain,
umiinom. Ano ibig sabihin? May mga kasiyahan. Pag may kasiyahan, pag nagiinuman, ano pong resulta? Pakikiapid. Kaya sa Sodoma, Gomora, laganap ang pakikiapid. Pero kung titignan pa ninyo, bumibili, nagbibili. May mga nagtitinda, may bumibili, may mga business transaction. May mga mayayaman na tao. Nagtatanim, nagtatayo. Abalang-abala yung mga tao nung panahon ng Sodoma at Gomora. Nang alisin si Lot, anong sinasabi? Umulan ng apoy at asupre. Bakit? Yung pakikiapid nila, umabot na po sa sukdulan. Pakikiapid na sa mga hayop. Binanggit ni Jesus yung panahon ni Lot. Pero bago banggitin ni Jesus yung kay Lot, binanggit muna si Noe. Tingnan ninyo sa 27. Basahin natin yung 27. Ito yung buhay nila Noe. Sila'y kumakain at umiinom, nag-aasawa at sila'y pinag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang baha at nilipol silang lahat. Yung buhay po nung panahon ni Noe, simple lang. Sabi, kumakain, umiinom. May mga kasiyahan din. Tama po? Ano pa? Nag-aasawa, pinag-aasawa. Nung panahon ni Noe, ang mga tao, nag-aasawa, pinag-aasawa. Nung panahon ni Lot, hindi na po iyon binanggit. Ano nang buhay ng mga tao nung panahon ni Lot? Kumakain, umiinom, bumibili, nagbibili, nagtatanim, nagtatayo. Meron po bang nag-aasawa? Wala na. Bakit? Puro pakikiapid na kasi. Ang isang tao, kapag may nagustuhan, nagsasama. Para lang mapunan yung pagnanasa ng laman. Pag nagsawa, naghihiwalay, hahanap ng ibang kapareha. Ang tawag, live-in. Naintindihan po? Nung panahon na ito, mayroon na pong mga live-in. Wala nang nag-aasawa, pinag-aasawa. Ano na? Puro pakikiapid na lang. Kaya sa mata ng Diyos, punong-puno na ng kasalanan. Isipin ninyo, yung panahon ni Lot, panahon natin, parehas din. Ang mga tao, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang dami mga imahe, niyuyukuran. Laganap din ng pakikiapid. Hindi na po rin nag-aasawa. Abalang-abala na sa mga negosyo. Nagtatanim, nagtatayo. Magmula nung nalipat kami, mga 7 buwan na, nung umuwi kami dito nung isang araw, halos nagulat kami sa biyahe. Ang dami ng mga building agad papunta rito. May mga nakatayo ng iba't ibang gusali. Bakit? Ang mga tao, abalang-abala sa pagtatayo. Katulad nung panahon ni Noe, ni Lot. Pero anong sabi? Ginunaw sila sa pamamagitan ng apoy. Isipin ninyo, sabi ni Pablo sa Efeso chapter 5:18, huwag kayong magpakalasing sa alak, na ito'y labis na kahalayan. Pero ang mga tao, hanggang ngayon, wala pong ginagawa. Pagkatapos ng trabaho, mag-uumpukan, mag-iinuman. Ang resulta, pakikiapid. Alam niyo yung kasabihan ng mga lasenggo? Pag may alak, may balak. Anong balak? Makiapid. Pag lasing na yung isang tao, yung katawan po ay mainit. Kaya anong hinahanap? Pakikiapid. Laganap po sa panahon din natin ang pakikiapid. Umabot na rin tayo sa sukdulan. Nakabalita na ba kayo, mga tao, nakikipagtalik sa mga hayop? Habang ginagawa ko yung sermon na ito, may nakita po akong balita. Ipakita ko sa inyo. May flash sa screen? Sa panahon natin ngayon, meron na rin. Nag-research ako, aso, baboy, baka,
ginagahasa ng mga tao. Isipin ninyo, panahon ni Lot, eksaktong kaparehas ng panahon natin. Nung panahon ni Lot, laganap din po yung mga kabaklaan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Sa panahon natin ngayon, tanggap na ng lipunan. Anong ginawa ng Diyos doon kila Lot? Sinunog ng apoy. Eksakto sa atin. Anong gagawin ng Diyos sa panahon natin? Susunugin din sa apoy. Ikalawang Pedro nakalagay. Yung matandang daigdig nakalaan para sa apoy. Nabubuhay po tayo kung saan punong-puno na ng kasalanan ang sanlibutan. Ito po ang lupain ng Sodoma at Gomora. Ito yung lupain na pinili ni Lot tirahan. Tingnan natin sa Roma chapter 1. Roma chapter 1. Sa 25. Roma 1:25. Basahin natin. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. Sabi dito, yung katotohanan ng Diyos ipinagpalit sa kasinungalingan. Ano ba yung katotohanan ng Diyos? Ang mga tao po ngayon, yung katotohanan sa tunay na Diyos, pinagpalit nila. Yung tunay na Diyos, ipinalit sa imahe, sa mga larawan. Imbis na sambahin ang tunay na Diyos, ano pong sinasamba? Yung mga nilalang, yung mga inukit na larawan. Kapag ang tao, tinatanggihan na ang Diyos, ang unang kasalanang lumalabas, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkatapos po, pakikiapid. Tingnan natin sa 24. Basahin po yung 24. Kaya't dahil sa mga pagnanasa ng kanilang mga puso, ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan. Dahil kinalimutan ng Diyos yung katotohanan, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, hinayaan na sila ng Diyos. Gawin niyo yung gusto niyo. Bakit sa puso ng Diyos, hahatulan ko kayo? Tingnan ninyo sa 26. Basahin po natin. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ano po yung likas na pakikipagtalik? Yung babae, may kipagtalik sa asawa niyang lalaki. Yun yung likas. Pero ipinalit daw. Yung babae, nakikipagtalik na sa kapwa babae. Eksakto ito sa Sodoma. Sa 27, yung mga lalaki, nag-init, nag-alab yung kanilang pagnanasa sa mga lalaki. Sa panahon natin ngayon, merong bagong English word na ginawa, sodomite. Narinig nyo na ba yung sodomite? Pagka may nakitang bakla, minsan tinatawag ay Sodoma. Dito po nanggaling sa Sodoma at Gomora. Okay? Yung lala ng pakikiapid. Lumipas ang panahon, dumating sa panahon ni Moises. Binanggit din ni Moises yung mga kaugalian nung panahon ni Lot sa Sodoma. Tingnan natin sa Levitico 18. Levitico chapter 18 verse 20. Binanggit ni Moises yung paglaki ng kasalanang pakikiapid. Una, verse 20, huwag kang sisiping sa asawa ng iyong kapwa at dungisan ng iyong sarili kasama niya. Ito po yung pakikiapid sa asawa ng kapwa. Kapag ang tao ginagawa itong kasalanan na ito, habang lumalaki, ito po yung nagiging resulta. Verse 22. 22, pakibasa. Lumaki na. Ngayon, lalaki na sa lalaki. Babae sa babae. Kapag pinalaki pa, 23, basahin po. Ito na yung sukdulan.
na pakikiapid sa mga hayop. Sa madaling salita, yung pinakamalaking kasalanan ng pakikiapid na abot ng mga tao sa Sodoma at Gomora. Naabot din ng mga tao sa panahon natin ngayon. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sila po ay winasak. Habang binabanggit ito ni Moises, nagbabala si Moises. May mga Israelita, huwag niyong gagawin yung mga kasalanan na ito na ginawa ng mga tao noon. Sa verse 30, eh basahin po yung 30. Sabi, huwag gawin ang alinman sa mga karumal-dumal na kaugalian. Kapag sinabing kaugalian, palaging ginagawa. Tama po ba? Sa Sodoma at Gomora, palagi na nilang ginagawa ang mga kasalanan na ito. Kapag kaugalian, hindi na po kinikilalang kasalanan. Parang normal na lang para sa kanila yung ganitong uri ng kasalanan. Si Lot, sa ganitong lugar na nirahan. Alam niyo po, nagbigay ang Diyos kay Lot ng maraming pagkakataon para siya ay umalis. Kaya lang hanggang sa huli, hindi po siya umalis. Ang unang aral na makukuha natin kay Lot, kapag natagpuan natin yung sarili natin na nasa maling lugar tayo, kailangan po nating manumbalik sa Diyos. Balik tayo sa Genesis 19. Genesis 19 verse 1. Dumating ang dalawang anghel sa Sodoma nang nagtatakip silim na, si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma. Sila'y nakita ni Lot at tumindig upang salubongin sila at iniyukod ang kanyang mukha sa lupa. Basahin natin yung 3 hanggang 5. Ngunit kanyang pinilit ng husto, kaya't sila'y nagsipasok sa kanyang bahay. Sila'y kanyang ipinaghanda, ipinagluto ng mga tinapay na walang pampaalsa at sila'y kumain. Subalit bago sila nagsihiga, ang mga lalaki ng lungsod, ang mga lalaki sa Sodoma, maging mga bata at matanda, lahat ng mga tao hanggang sa pinakahuling tao ay pumalibot sa bahay. Kanilang tinawagan si Lot at sinabi, "Saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin." Dumating yung anghel para magbabala kay Lot. Yung dalawang anghel, pinilit ni Lot, dito na kayo sa bahay. Ngayon, yung mga tao sa labas, nakita, may dalawang lalaking dumating. Sabi sa verse 4, bago sila magsihiga, bago po magpahinga sila Lot, nagdatingan yung mga lalaki. Tandaan nyo po mga lalaki. Tapos, mga bata, mga matatanda. Lahat ng lalaki sa lungsod, nagdatingan dun sa bahay ni Lot. Kumakatok. Nakita namin may dalawang lalaking pumasok dyan. Ilabas mo sila. Sa verse 5, gusto namin silang makilala. Alam niyo po ba? Mas maliwanag sa English version. Yung mga tao, gusto nila halayin, gusto nilang sipingan yung dalawang anghel. Isipin niyo, magmula bata hanggang sa matanda, mga lalaki sila. Pero anong gusto nila? Halayin yung dalawang anghel ng Diyos. Sa lupain po na ito, hindi na normal ang pag-iisip ng mga tao. Yung ginagawa nila, iniisip nilang normal. Pero napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Sa Genesis 18, yung dalawang anghel, unang nagpakita kay Abraham. Nagbabala kay Abraham. Abraham, wawasakin ng Diyos yung Sodoma at Gomora. Ngayon, alam ni Abraham, nandun yung pamangkin ko na si Lot. Nagmakaawa si Abraham. Panginoon, kung meron doong 50 taong matuwid, lilipulin mo ba sila alang-alang sa 50? Sabi ng Diyos, kung meron, hindi ko lilipulin. Tumawad pa si Abraham. Paano kung may 45? Ay, hindi ko lilipulin. Paano kung may 40? 30? 20? Hindi ko lilipulin, alang-alang sa 20. Sa huli, humirit pa si Abraham. Panginoon, paano kung may 10? Lilipulin mo pa rin ba? Hindi ko lilipulin.
Pero sa 19, winasak ng Diyos yung Sodoma at Gomorrah. Ibig sabihin, wala man lang kahit 10 matuwid sa lupay na ito. Dahil punong-puno ng kasalanan. Naintindihan po ninyo? Si Lot lang yung matuwid sa harapan ng Diyos. Tignan natin sa 1 Corinto, chapter 3. Sa 3:15. Unang Korinto 3:15. Basahin natin. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas. Ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Eksakto rin ito kay Lot. Lahat ng kayamanan niya, nasaan? Nasa Sodoma. Pero bago paulanan ng Diyos ng apoy, bago sunugin, inilabas siya. Si Lot po naligtas sa apoy lang. Pero sa mata ng Diyos, nalulugod kaya ang Diyos sa kanya? Hindi po. Kahit siya'y matuwid, siya po masamang matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi pinili niyang manirahan sa lugar ng kasalanan. Sa katunayan, napahamak po yung pamilya niya. Dahil sa kanya mismo. Makikita natin dito, okay, bawat isa sa atin, meron tayong impluensya sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kamag-anak, sa kakilala. Kung tayo namubuhay katulad ni Lot sa kasalanan, mapapahamak po yung mga nakapaligid sa atin. Napahamak yung asawa ni Lot dahil sa kanya. Genesis 13. Sa Genesis chapter 12, tinawag ng Diyos si Abraham. Pinili siya para maging ninuno ng Israel. Pagkatapos, dinala siya sa Kanaan. Isinama po niya yung pamangkin niya na si Lot. Nagkaroon ng taggutom sa Kanaan, bumaba sila sa Ehipto. Pagkatapos, sa Ehipto, nagsinungaling siya sa hari. Sinabi niya, yung asawa ko, kapatid ko yan. Pero kahit ganun, iniligtas pa rin sila ng Diyos, inilabas. Paglabas nila sa Egypt, marami na silang kayamanan. Sa verse 7, 13 verse 7, nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang mga Perseo ay nanirahan noon sa lupain. Sa verse 8, sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Nagkaroon po ng problema. Huwag na tayong mag-away. Humiwalay ka sa akin. Pagdating dito sa verse 9, di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Isipin niyo po, nang sabihin ni Abraham, Lot, humiwalay ka sa akin. Ano yung dapat niyang gawin? Dapat ba umalis siya kay Abraham? Dapat manatili siya kay Abraham. Ang Diyos po nananatili sa sambahayan ni Abraham. Nakikita po ni Lot, ginagamit ng Diyos yung angkel niya, yung tiyuhin niya. Pero dahil sa problema, pinili ni Lot na iwanan si Abraham. Sa katunayan, ang iniwanan ni Lot, ang Panginoon. Anong unang-una niyang ginawa? Nang marinig niya na humiwalay ka sa akin. Tingnan niyo po sa verse 10. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin. Nang marinig niya, humiwalay ka sa akin, tumingin siya agad. Saan kaya? Magandang tumira. Saan maraming tubig? Saan maraming pagkain yung mga hayop? Doon ako titira. Nakakita po siya ng maraming katubigan. Pagkatapos, sa 13, sa 11, kaya't pinili ni Lot para sa kanyang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Ibig sabihin, imbis na manatili kay Abraham, pinili niya po na lumayo sa harapan ng Diyos. Makikita po natin anong uri ng Christian life mayroon si Lot. Anong uri din ng pamumuhay mayroon siya. Yung pagpili ni Lot, ayon po sa kanyang paningin. Tingnan natin sa Kawikaan chapter 3. Kawikaan chapter 3 verse 5.
hanggang 6. Sige po. Basahin. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin. Sa Panginoon, buong puso kang magtiwala. Huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Pero si Lot, anong ginawa niya? Imbis na magtiwala sa Diyos, nagtiwala siya saan? Sa kanyang sariling paningin. Maganda, doon sa may libis ng Jordan. Maraming tubig doon. Doon ako pupunta, doon ako titira. Makikita natin, yung pagpili ni Lot, wala po sa harapan ng Panginoon. Hindi niya pinipili yung panig ng Diyos. Verse 7. Basahin natin 7. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon, sa kasamaan, lumayo ka. Alam po ni Lot, yung lugar na yon, puro kasalanan. Pero anong ginawa niya? Lumapit. Sa halip na lumayo sa kasamaan, inilapit niya yung sarili niya, doon siya nanirahan. Ganyan po ang Christian life ni Lot. Minsan, katulad tayo ni Lot, alam natin kasalanan yung isang lugar, kasalanan yung pupuntahan natin. Pero pinipili pa rin natin tumuloy, pumunta roon. Si Lot, isang taong hindi nagtitiwala sa Panginoon, kundi sa kanyang sarili. Isang taong hindi lumalayo sa kasamaan. I-check natin yung sarili natin, kung tayo ba ay katulad ni Lot. Ang tunay na Kristiyano, lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi po sa paningin. Si Abraham, kabaligtaran siya ni Lot. Sabi ni Abraham, pumili ka. Pag pinili mo yung kanan, dito ako sa kaliwa. Pag kaliwang pinili mo, pipiliin ko yung kanan. Hindi po mahalaga kay Abraham kung saan yung lugar. Dahil kahit saan siya dalhin ng Diyos, nagtitiwala siya, tutulungan siya ng Diyos. Ito po yung tamang pananampalataya. Dapat magkaroon tayo ng ganitong uri ng pananampalataya. Minsan, sa kahirapan lang tayo nakatingin. Pag may problema, naghahanap agad ng solusyon. Saan kaya? Imbis na umasa muna sa Diyos. Nang sila po'y magkahiwalay, umalis na si Lot, yung pinuntahan niya, sinalakay ng mga kaaway. Naging bihag si Lot, yung kayamanan niya ninakaw. Ngayon si Abraham, nabalitaan niya yung pamangking si Lot. Bihag na ng mga kaaway. Si Abraham po, inihanda niya yung mga sundalo niya, hinabol. Nabawi niya si Lot, pati yung pamilya, pati yung mga kayamanan. Nung sandali na yon, ano na yung dapat gawin ni Lot? Sumama na uli kay Abraham. Naintindihan niyo po? Pero hanggang chapter 19, saan siya nakatira? Sa Sodoma. Ibig sabihin, hindi talaga siya bumabalik kay Abraham. Hindi talaga bumabalik sa Diyos. Ilang beses siyang binigyan ng pagkakataon ng Diyos, pero hindi niya po ginawa. Kawikaan, chapter 18. Verse 1, Kawikaan 18:1. Basahin natin. Ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Ang tunay na born again Christian, hindi po namumuhay na nag-iisa. Magmula ng iligtas tayo ng Diyos, inilagay na tayo sa fellowship, sa church. Kaya nga kung matagpuan natin yung sarili natin, nasa maling lugar, kasalanan, nag-iisa, ang kailangan natin gawin, bumalik sa church. Ito yung ginawa ni Lot. Dahil hindi po siya bumalik sa Diyos, yung pamantayan ng Christian life niya, bumaba. Kapag tayo po, lumalayo sa church, hindi bumabalik sa church, yung Christian life natin, pababa na ng pababa. Tingnan natin yung nangyari kay Lot. Balik tayo sa Genesis 19. Kanina, yung mga lalaki, nagpuntahan na sa bahay, kumakatok, hinahanap yung bisita ni Lot. Ngayon, ito yung sagot ni Lot sa kanila. Sa verse 7 at saka 8. Verse 7, 8, basahin natin. At sinabi niya, mga kapatid ko, nakikiusap ako na huwag kayong gumawa ng ganyang kasamaan. Narito, may dalawa akong anak na babae na hindi pa nasipingan ng lalaki.
sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang ayon sa inyong nais. Huwag lamang ninyong gawan ng anuman ang mga lalaking ito sapagkat sila'y nasa ilalim ng aking bubungan. Nang basahin ko po ito, hindi ko maintindihan si Lot. Hinahanap yung dalawang bisita niya. Gagawa ng kahalayan. Anong sagot niya? Huwag niyo halayin yung bisita ko. May dalawa akong anak. Gawin ninyo anong gusto ninyo. Normal po ba na tatay yung ganun? Kung ikaw, tatay, sasabihin mo ba, oh, halayin mo yung anak ko. Si Lot po, bagsak na yung Christian life niya. Bakit? Lumayo kasi siya sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, yung mga magulang, okay, meron ding iba na mga ligtas na magulang, kaparehas na ni Lot. Sa labas, anong sinasabi ng mga magulang sa anak? Anak, lalo sa babae, makipag-date ka sa maraming lalaki. Alamin mo kung sino yung mayaman, maganda yung future mo. Makipag-relasyon ka, tignan mo kung saan ka merong magandang kinabukasan. Yung mga magulang, binubugaw na yung mga anak. Sa mga lalaki naman, anak, lalaki ka. Sige, mag-girlfriend ka ng marami. Makipag-relasyon ka. Minsan, may mga ligtas na magulang, pinapayagan pa nila yung anak nila makisama sa mga hindi paligtas. O kaya, pinapayagang magpakasal yung anak nila sa mga unsaved. Isipin ninyo, kung tayo po hiwalay sa church, babagsak yung pamantayan natin. Tatanggapin natin yung kaugalian ng sanlibutan. Si Naomi, sa aklat ng Ruth, nagkaroon ng taggutom. Anong ginawa niya at ng pamilya niya? Sa Bethlehem umalis para iwasan yung taggutom. Nagpunta sa lupain ng mga banyaga. Sabi ng Diyos, ang mga Israelita, huwag makihalubilo sa mga Gentile. Pero dahil iniwan ni Naomi yung lupain na ipinangako, bumagsak din yung Christian life niya. Yung dalawa niyang anak na lalaki, pinayagan niya, mag-asawa kayo ng mga Gentile. Maraming tauhan sa Biblia na kapag lumayo sa Diyos, bumabagsak ang Christian life. Katulad nito, kung tayo po hihiwalay sa church, tatanggapin natin ang sanlibutan. Babagsak din yung pamantayan natin. Si Lot, una, hindi siya bumalik. Pangalawa, bumagsak yung Christian life niya. Tingnan pa natin sa Genesis 19. Sinubukan niya pong mag-evangelize. Verse 14. Genesis 19:14. Basahin po natin. 1, 2, 3. Si Lot nagbabala sa dalawang magiging manugang niya. Umalis na kayo. Gugunawin ng Diyos ang bayan. Pinaniwalaan siya? Hindi siya pinaniwalaan. Ang akala, nagbibiro ka lang. Hindi yan totoo. Kapag ang isang Kristiyano namumuhay sa kasalanan, hindi bumabalik sa Diyos, sinisikap mag-evangelize, tatawanan lang tayo ng mga tao. Anong sasabihin nila? Bakit mo ako iniimbitahan sa Bible seminar? Ikaw nga, nagiinom ka. Ikaw, nagsusugal ka. Ikaw, may bisyo ka. Hindi tayo papaniwalaan. Yung mga manugang ni Lot, maaaring iniisip, sinasabi mo, hahatulan ng Diyos, ikaw nga namumuhay din sa kasalanan. Kung tayo po, katulad ng pamumuhay ng mga tao sa labas, kahit pilitin nating mag-evangelize, hindi po magiging mabisa. Sino bang ginagamit ng Diyos? Yung malinis na kasangkapan. Naintindihan po? Tinawag tayo hindi sa karumihan, kundi sa kabanalan. Marami pong mga Kristiyano ay nagpapanggap na lang. Alam niyo yung chameleon? Minsan sa Bible seminar, pinapakita yung nagbabago ng kulay. Hunyango sa Tagalog. Maraming Kristiyano, chameleon.
Pag nasa church, ang kulay, banal. Ah, may dalang Bible. Oo po, magpe-pray. May kinig ng sermon. Nakikipag-fellowship. Pag-uwi, mag-iiba na ng kulay. Pagkasama yung kaibigan, nag-iiba na rin yung kulay. Makalaman na, makasanlibutan na. Tapos babalik sa church, iba na naman ang kulay, kulay ng kabanalan. Sinasabi ng Biblia, tayo yung mabangong samyo ni Kristo. Yung mga tao, hindi po natin sila may evangelize sa salita. Nakatingin po sila sa pamumuhay natin. Kung nakikita nila, namumuhay tayo sa kasalanan, hindi natin sila may imbitahan. Pero kung nakikita nila, namumuhay tayong malinis, may kabanalan, may takot sa Diyos, namumuhay na mabuti, magiging mabisa po yung pag-evangelize natin sa kanila. Sila mismo yung magpapatotoo, attend ako sa iyo, nakikita ko, mabuting tao ka, may takot ka sa Diyos. Kaya lang, kung ang naamoy nila sa atin, yung kasalanan, yung sigarilyo, yung alak, yung bisyo, ay, hindi tayo paniniwalaan. Tingnan natin sa ikalawang Korinto, chapter 2. Ikalawang Korinto, chapter 2, verse 15. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos, sa mga inililigtas at sa mga napapahamak. Ang kailangan po, maamoy sa atin ng mga tao, okay, si Kristo. Hindi yung kasalanan, hindi ang sanlibutan. Yung pamumuhay na malinis, ito po yung pinakamabisang pag-evangelize sa mga tao. Balik tayo kay Lot. Genesis 19. Verse 15 at 16. 15. Basahin natin yung 15. 1, 2, 3. Kinaumagahan, pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, bumangon ka, isama mo ang iyong asawa at ang iyong dalawang anak na babae na narito. Ngayon po, nagmamadali na yung mga anghel. Bumangon ka na, isama mo yung anak mo, asawa mo, umalis na kayo. Gugunawin na ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Nang sandali na yun, anong dapat gawin ni Lot? Magmadali na. Tama po. Kasi maaari siyang madamay. Pero anong ginawa niya sa 16? Subalit siya po'y nagtagal. Ito yung problema. Bakit kaya si Lot nagtagal? Bakit hindi siya agad umalis? Pinagmamadali na siya ng Diyos, pero ang ginawa niya, nagpatagal siya. Bakit po siya nagpatagal? Nahihirapan siyang umalis sa Sodoma. Hawak-hawak ng Sodoma yung puso ni Lot. Kaya hindi niya maiwanan. Kaya dahil sa awa ng Diyos, hinawakan na niya si Lot. Pagkatapos, inilabas na sila. Ayaw pong umalis ni Lot. Pinagmamadali na sila. Isipin ninyo, yung mga anghel, sinasabihan sila magmadali kayo. Yung sinasabi ng anghel, mula po sa Diyos. Tama po ba? Ibig sabihin, salita ng Diyos, yung nagpapamadali sa kanila. Pero nagtagal si Lot. Minsan, katulad tayo ni Lot. Ito po yung salita ng Diyos. Pinagmamadali tayo nito. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang magandang balita. Bakit? Sa Revelation, ako'y malapit nang dumating. Wala na kayong sapat na oras. Magmadali kayo. Every Sunday, Wednesday, nakikinig kayo ng sermon. Anong itinuturo? Maging mabuting Kristiyano. Yung mga natututunan, isa buhay. Yung Biblia, pinagmamadali tayo, mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Alisin ang kasalanan. Pero anong ginagawa natin? Katulad tayo ni Lot. Nagpapatagal tayo. Hindi natin sinusunod. Bakit ba ibinigay sa atin ang Biblia? Para saliksikin. Ano pa? Para isabuhay. Pinagmamadali tayo ng Diyos, isabuhay yung mga natututunan natin.
Pero kung katulad tayo ni Lot, yung Christian life na bagsak, napakahirap lumago. Kailangan po nating magmadali, lalong-lalo na sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Ano mang oras, yung mga mahal natin sa buhay, maaaring kunin. Maaaring silang mamatay. Ang bilis po ng buhay. Last week lang, dalawang patay, nag-sermon po ako. Isang bata, tsaka isang senior. Member namin parehas. Pagkatapos, in-invite ako ng isang member, namatay yung tatay niya. Last week din, mag-pray lang daw ako sa patay. Naisip ko, sa loob lamang ng isang linggo, tatlo agad yung napuntahan kong lamay. Pinagmamadali tayo ng Diyos na ano, iligtas yung mga tao, yung mga nakapaligid. Alam ng Diyos, mabilis lang ang buhay, kaya dapat magmadali tayo mag-evangelize. Sa Kawikawan chapter 4, verse 23, ang iyong puso, buong sikap mong ingatan. Si Lot, hindi po niya iningatan. Kaya anong nangyari? Nahawakan ng Sodoma yung puso ni Lot, kaya hindi siya agad nakaalis. Sa ikalawang Timoteo, chapter 4, nandun si Demas. Si Demas, masigasig siya nangangaral ng gospel katulad ni Pablo. Magkasama sila. Pero anong sabi ng Biblia? Iniwan ako ni Demas. Bakit? Inibig niya yung sanlibutan. Nagpunta sa Tesalonica. Nahawakan po yung puso ni Demas ng sanlibutan. Ano nangyari? Hindi na siya binanggit sa Biblia. Maaring nagtagal na siya doon, katulad ni Lot. Nagtagal na sa kasalanan. Kaya nga sa buhay ni Lot, nakita natin, kailangan natin bumalik agad sa Diyos. Kung hindi, babagsak ang Christian life natin. At kahit mag-evangelize tayo, hindi tayo papaniwalaan. Kapag bagsak ang Christian life, ang hirap sumunod sa salita ng Diyos. Ngayon, kuha tayo ng isang aral sa asawa ni Lot. Oh. Late tayo nag-start. Oh. Mag-extend lang ako ng konti. Punta tayo sa Genesis 19. Genesis 19. Basahin po natin 24 hanggang 26. 24 hanggang 26. Basahin po. At buhat sa langit ay nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asupre at apoy. Ginunaw niya ang mga lungsod na iyon at ang buong libis at ang lahat ng nakatira sa mga lungsod at ang tumutubo sa lupa. Subalit ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran niya at siya ay naging haliging asin. Habang tumatakas sila, sabi ng Diyos, huwag kayong lilingon. Pero bakit yung asawa, bakit siya lumingon? Anong meron sa likuran? Nandun po yung kayamanan niya. Nandun po yung marami niyang Diyos-Diyosan. Nandun yung marami niyang makamundong mga kaibigan. Yun po yung kayamanan ng asawa ni Lot. Kaya kahit iniligtas na sila, binalikan pa rin niya. Ano nangyari? Siya po ay napahamak. Sa Mateo chapter 6, 21, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Isipin niyo po, kung hindi lumingon yung asawa, mamamatay kaya siya? Maaari siyang mabuhay at makatakas. Pero yung laman ng puso niya, yung kayamanan niya, nandoon sa Sodoma. Yung kayamanan niya, yun po yung nagpahamak sa kanya. Sapagkat ang ugat, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nung si Jesus po'y nabubuhay, isang beses, binanggit niya yung asawa ni Lot. Balik tayo sa Lucas 17. Tandaan niyo po ha, sa Genesis 19, naging haliging asin yung asawa. Sa Lucas 17, binanggit yun ni Jesus. Sa 28, ito yung kanina. Gayun din ang nangyari sa mga araw ni Lot, sila'y kumakain, umiinom, bumibili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo. Subalit ng araw na umalis sa Sodoma si Lot, umulan ang apoy at asupre mula sa langit at pinuksa silang lahat. Binabanggit ni Jesus yung panahon ni Noe, tapos panahon ni Lot. Tapos sabi ni Jesus, gayun din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Sabi ni Jesus, yung panahon nila,
Ganon din yung mangyayari sa huling panahon bago ako dumating ulit. Kaninong panahon po iyon? Panahon natin. Binabanggit ni Jesus dito sa Lucas yung panahon natin. Kaparehas, puro kasalanan na. Pagkatapos, nagbanggit si Jesus, sa panahon na yon, yung mga tao, ito yung gawin ninyo. Ibig sabihin, ito yung dapat nating gawin. 31. Basahin po yung 31. Sa araw na iyon, ay huwag nang manaog upang kunin ang mga ito, gayon din ang nasa bukid, huwag nang bumalik. Sabi ni Jesus, yung mga tao, bago ako muling bumalik, huwag nyo na tignan yung kayamanan ninyo. Sabi ni Jesus sa 32, alalahanin ninyo, sino? Alalahanin ninyo yung asawa ni Lot. Ibig sabihin, si Jesus nagbibilin sa atin. Alalahanin natin yung asawa ni Lot. Bakit? Ang puso ng asawa ni Lot, kayamanan. Hindi po mahalaga yung kayamanan. Bakit? Wawasakin ng Diyos ang sanlibutan. Pero kung tayo mga Kristiyano, saan nakatuon? Pagpapayaman, paano kikita ng maraming pera, paano magkakaroon ng mga bagay sa sanlibutan, katulad lang tayo ng asawa ni Lot. Merong gawain na ibinigay sa atin ng Diyos. Anong gawain? Magligtas, patatagin ang iglesia, ang church. Mag-focus tayo sa gawain na ito. Huwag po sa sanlibutan. Naintindihan po ninyo? Nagbababala si Jesus sa atin. Tingnan natin sa unang Timoteo, chapter 6. Unang Timoteo, chapter 6. Verse 9. Sige po, bilisan natin konti. Verse 9, basahin natin. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Ano pong nagdala sa kapahamakan sa asawa ni Lot? Yung kayamanan niya. Kaya nga sinasabi dito, ngunit ang mga nagnanais yumaman, nahuhulog sa tukso. Sa Biblia, nagbabanggit sa atin, huwag tayong magtipon ng kayamanan sa lupa. Magtipon tayo ng kayamanan doon sa langit. Yung kayamanan sa langit, hindi po masisira. Yung dito sa lupa, susunugin lahat ng Diyos. Alam niyo po, kung merong anumang bagay na mahalaga para sa atin, halimbawa pera o kaya anumang mga bagay sa sanlibutan, ang tawag doon, Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan po ng asawa ni Lot, yung mga kayamanan niya. Sa unang Juan, chapter 5:21, mga munting anak, layuan ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Kaya nga sa panahon natin, nagbibilin ang Diyos sa mga born-again Christian, kailangan ninyong magtrabaho para mabuhay. Pero huwag ninyong ibigin ang anumang kayamanan ng sanlibutan, katulad ng asawa ni Lot. Balik tayo sa Genesis 19. Tingnan natin yung dalawang anak ni Lot. Genesis 19:30. 30 hanggang 32. Umahon si Lot papalabas sa Zoar at tumira sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak na babae sapagkat siya'y takot na tumira sa Zoar. Siya'y tumira sa isang yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama'y matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin. Ayon sa kaugalian ng buong lupa, halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama. Sa 36, sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Kung titignan po ninyo, maging yung mga anak ni Lot, ano po yung natutunan? Kasalanan. Nakuha po? Sabi dito sa verse 31 sa dulo, ayon sa kaugalian ng buong lupa. Ang natutunan ng mga anak ni Lot, yung kaugalian ginagawa sa Sodoma. Kaya nung makaalis sila, anong naisip nila? Yung kasalanan na yon, lasingin natin si tatay. Matalino po yung anak niyang panganay. Alam niya, paglasing ng isang tao, mahalay na. Kaya anong ginawa niya? Nilasing nila.
para saan magbuntis sila. Imbis na salita ng Diyos ang matutunan, kasalanan ang natutunan. Kanino po itong pananagutan? Sa magulang, kay Lot. Si Lot po matuwid. Alam niya yung salita ng Diyos. Pero itinuro niya sa anak niya? Hindi niya itinuro. Kaya ang natutunan, kasalanan. Sa mga magulang, turuan natin ng salita ng Diyos yung mga anak natin. Kung hindi, sanlibutan po ang matututunan nila. Sa unang Korinto, chapter 3, sa Leviticus ko kanina, binanggit, yung mga tao sa Sodom at Gomorrah, gumawa ng kasalanan. Pero ang nadungisan, yung lupa. Kaya winasak ng Diyos, pati yung lupa. Kapag tayo gumawa ng kasalanan, lalo na pakikiapid, ano po ang nadudungisan? Yung templo ng Diyos, yung lupain ng Diyos. Ayon sa 1 Corinto chapter 13, kayo ang templo ng Diyos. Tayo po yung lupain ng Diyos. Kaya kung may isang brother o kaya sister na gumawa ng kasalanan, sa mata ng Diyos, yung buong church, ito pong nagiging marumi, nadudungisan. Kaya bawat isa sa atin, kailangan nating mag-ingat sa kasalanan. 1 Corinto chapter 3, verse 16. Basahin po ninyo. 1, 2, 3. Ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Kayo ang templo ng Diyos. Kapag ang isang tao naligtas, kabilang na siya sa templo ng Diyos. Kung dudumihan natin yung lupain ng Diyos, yung templo, anong gagawin sa atin ng Diyos? Aalisin tayo. Sa 17, sinabi dito, kung ang sino man magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibay ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo. Tayo po yung templo ng Diyos. Kaya nga kung dudungisan natin, maging yung katawan natin, anong sabi? Gigibain kayo ng Diyos. Bakit isinulat ito sa Korinto? Meron po ditong isang brother. Ipinagyayabang niya yung kasalanan sa church. Anong kasalanan? Nakikiapid siya sa stepmother niya. Ipinagyayabang pa niya. Nang mabalitaan ni Pablo, anong sabi ni Pablo? Verse 5. Ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Patayin ang tao na yan. Para yung katawan, ibigay kay Satanas. Ginagamit niya kasi sa kasalanan. Kung tayo po, ginagamit natin, maging yung katawan natin sa kasalanan, yung kasalanan na pakikiapid, napakalaking kasalanan sa Diyos. Gigibain tayo ng Diyos. Ito po, pinatay ng Diyos yung brother na ito. Kaya bawat isa, kailangan pong mag-ingat. Nang si Jesus ay mamatay, binili niya, hindi lamang yung kasalanan natin. Yung espiritu, pati katawan natin, binili ng Diyos. Kaya sinasabi ng Biblia, ingatan ninyong banal ang templo ng Diyos. Kaya maraming talata, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Sa Roma chapter 12 verse 2. Huwag niyong tularan ang sanlibutang ito. Yung mga anak ni Lot, anong tinularan? Yung kaugalian ng buong lupa. Sa panahon natin, nagbibili ng Diyos, huwag niyong tularan ang sanlibutan. Kasalanan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pakikiapid, bisyo, lahat ng uri ng kasalanan, huwag nating tularan. Anong uri ng pamumuhay dapat nabubuhay ang mga ligtas? Tingnan natin sa Pilipos. Sige po, last verse natin sa Pilipos chapter 1. Verse 27. Ito po yung dapat na pamumuhay mayroon ng bawat isa sa atin. Basahin natin ng malakas. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. At kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo
na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng... Ano pong sabi? Ang inyo lamang pamumuhay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi po sa sanlibutan. Hindi pamumuhay ng mga tao sa sanlibutan. Ang tunay na ligtas, ang gusto ng Diyos, mabuhay para sa gospel, sa Ebanghelyo. Anong ibig sabihin? Okay. Nabubuhay, ipinapangaral ang kaligtasan. Ito po yung buhay na nakakalugod sa Diyos. Hindi yung buhay na tinutularan ng sanlibutan. Okay. Alam na alam ko po yung Castillejos Church. Alam ko yung history natin dito. Nabubuhay ang mga brothers at sisters, ipinapangaral ang Ebanghelyo. Tuwing may Bible seminar, pinupuno ang lugar na ito. Magpatuloy po kayo sa pamumuhay para sa Ebanghelyo ni Kristo. Umaasa po ako, maraming maliligtas pa sa mga darating na panahon, lalo na sa summer retreat natin. Umiwas tayo sa kasalanan, katulad ni Lot, para hindi bumagsak ang Christian life natin. Huwag nating ibigin ang kayamanan ng sanlibutan. Ang dapat nating matutunan, ito pong salita ng Diyos, hindi yung kaugalian ng buong lupa. Naintindihan po ninyo? Yan po yung mga aral sa pamilya ni Lot. Tayo po ay manalangin.